At telakam, kasama niya si Paul Obelino sa Taiwan para gulatin si Kimmy sa mismong award. Kasalukuyang naghahanda na ngayon ang aktres sa ganap na alas 7 ng gabi, magsisimula na ang live sa Taiwan. Inaabangan ang speech at magiging kasuota ng aktres. Ang fans ay nag-aabang ngayon. Ngayon pa lang, trending na agad sa Twitter. Ang bait-bait talaga rin doon. Sa idol natin, todo-todo ang blessings. Ayon nga sa mga komenta ng fans. Hala, malapit na mag 7 PM. Excited na kaming lahat sa speech. Buti na lang, always ready ang mga fans. Thank you din pala, Ate Lakam. Tiyak na magugustuhan ni Kimmy ang surprise mo na iyan. Nariyan si Paolo para makita ang double medal niya. Ayon pa sa isang komento, simula nang makita natin si Kimmy sa PBB o Pinoy Big Brother, hindi siya nalaos kahit ang dami ang bashers noong pandemya. Bumawi siya ngayon taon, triple ang nagmamahal sa kanya. Kahit nagkaroon ng problema sa network, isa siya sa nag-stay at naalagaan. Tingnan niyo ngayon, napakamatagumpay ang pag-aalaga sa kanya ng management. Especially ni Direk Noren at Sir Teo. Napakabait din ni Kimmy, hindi siya nakalimot. Napasalamatan ng mga taong naniwala. Naniwala sa kanya, sa likod at harap ng kamera. We are so proud of you, Kim Ju. Nawa, hindi ka magbago at patuloy lang na maging mabait sa kapwa at maging humble.